kapag inabutan kayo ng pasalubong, kahit anong pasalubong, magpasalamat kayo. Huwag kayong basta-basta magrereklamo kung ano-ano agad sasabihin nyo. Ito lang sabon, ito lang na lotion, wala bang Louis Vuitton? Okay, good morning again. Akyat ulit tayo, no? So, mayroon tayong natitirang 7 araw dito sa Saudi Arabia. So, lubos-lubosin na natin to. Ito sasabihin ko para sa mga taong matampuhin dyan sa Pilipinas na kapag hindi na pagbigyan, ang dami sinasabi. Kapag napasalubungan mo ng sabon na hindi maganda, ang dami pa rin sinasabi. O kayo na nga yung binigyan, dami nyo pang sinasabi. So marami akong sasabihin ngayon. Dahil gusto ko lang ipagtanggol yung mga pinamahal kong kapwa OFW, no? So let's go. Akyatin ulit natin to. Masyado kayo, ha? Ikatin natin to. Okay. Let's begin. So time check, 7:00 na ng umaga dito sa Saudi Arabia. So tingnan nyo kung gaano kaganda yung kanilang lugar. Ayan. So bago ako mag-umpisa, kamusta kayo dyan lahat sa Pilipinas? Okay lang ba kayo dyan? So kami dito, ayan nyo kumustahin. Ha? Una, umusta lang kayo kapag ka malapit na katapusan. So, hindi naman lahat. Pero kadalasan ganun. So, shout out sa mga minamahal nating OFW dito sa Saudi Arabia, no? So, ang Saudi Arabia ay isa sa mga pinakamahigpit na bansa, kung alam nyo lang. Dito sa Saudi Arabia, maraming bawal. Sa madaling salita, kalahati lang ang kaligayahan mo dito. So para sa mga taong masyadong matampuhin sa buhay, no? Kayo dyan sa Pilipinas, kapag ka mayroon kayong mga magulang, pinsan o mga kapatid, no? Na hindi na ibigay yung gusto nyo, huwag kayong basta-basta magtatampo. Dahil maraming rason, no, kung bakit yung iba ay hindi na nakakabili ng mga magagandang pasalubong. Unang-una, kadalasan dyan, walang pera. Yun yung katotohanan dyan. Kung marami kang pera dito, bago ka magbakasyon, congratulations, ang galing mo mag-ipon. Pero kadalasan dito, hindi nakakapag-ipon. Alam mo kung bakit? Isa ang pinakarason kung bakit hindi makakapag-ipon ng OFW, no? Todo bigayan. Isa sa mga rason kung bakit hindi nakakaipon ang mga OFW. Kasi kadalasan ng OFW, hindi madamot yan. Kung mayroon man, may mga rason. O kaya may pinag-iipunan sila na gusto nilang makuha. Achievement ba sa buhay? So huwag kayong magtatampo. Kung nagbabakasyon sila dyan sa Pilipinas, ibig sabihin yan, gusto lang yan, magpahinga. I-refresh ba yung utak na dahil
stress na dito. Pero kung magbabakasyon dyan, at yung dala, irereklamo nyo pa, bakit ganto, bakit ganyan, bakit ito lang ang pasalubong ko, ang kapal naman ang mukha mo. Isipin mo naman yung pagod ng mga tao dito, no? Isipin nyo yung sakripisyo. Kapag inabutan kayo ng pasalubong, kahit anong pasalubong, magpasalamat kayo. Huwag kayong basta-basta magre-reklamo kung ano-ano agad sasabihin nyo. Ito lang sabon, ito lang na lotion, wala bang Louis Vuitton? Ano ba itong binigay? Sabon? Nabibili lang to sa Super 8? Nasabihin ko sa'yo, ang kapal ng mukha mo. Kung anong binigay sa'yo, i-appreciate nyo. Magpasalamat kayo. Yun lang yung kaya ng tao, no? Hindi yan pumunta rito para bumili ng mga mamahaling bagay para ibigay sa inyo. Pumunta yan dito para magkaroon sila ng pagbabago sa buhay. Magkaroon ng bahay. Magkaroon ng magandang kinabukasan yung pamilya nila, yung mga anak nila. Mapapag-aral nila sa mga magandang paaralan, mapagtapos nila sa kolehiyo. Ikaw, tanong ko, nung nag-apply yan, nung nagpakahirap yan, pumunta sa agency, may inabot ka ba? Nagbigay ka ba ng pera? Nagbigay ka ba kahit barya? Wala, di ba? Yun yung masakit na katotohanan na hindi nyo kayang tanggapin. Kaya minsan, nakakainis. No? Nakakainis. Madalas nangyayari ito sa mga OFW. Yung mga nandyan sa Pilipinas na walang kaalam-alam kung gaano kahirap yung pinagdadaanan ng mga tao dito. Yun yung pang demanding, no? Yun yung mga demanding sa totoo lang. Kung anong inabot sa'yo, tanggapin mo. Hindi yung magtatampo ka. Hindi mo alam kung anong sitwasyon ng pinagdadaanan ng tao. Diba? Minsan, no? Nakakainis yung mga tao sa Pilipinas. Ganda gaga na nga yung mga minamahal nating kababayan dito, no? Tapos kapag hindi mapagbigyan, magtatampo pa. Minsan, mabigyan mo na, may sasabihin pa rin. Ah, Diyos ko. So, ayan. Hanggang dito na lang. Ah, next week, uwi na tayo. Bye-bye.